You are now watching Showbiz Now, your daily showbiz update. Naging balita nga at artikulo ng balita na di umano ay welcome na welcome pa rin ang actress host singer na si Toni Gonzaga na bumalik sa network na ABS-CBN matapos itong umalis at mag-video sa kanyang pagiging host sa Pbbm. Well, mula sa artikulo ng balita.net.ph, pwede pa rin bumalik sa ABS-CBN daw si Toni Gonzaga dahil hindi naman nga daw ito tinanggal, kundi si Toni Gonzaga mismo ang umalis at nagbitiw. Ito nga ay sa kasagsagan ng kampanya. Matatandaan na umalis at nagbitiw bilang main host ng Pinoy Big Brother Community Season 10 si Toni Gonzaga nang umani siya ng katakot-takot na batikos nang magsilbi siyang host ng proclamation rally ng Unity Team noong Pebrero sa Philippine Arena. Maraming mga netizen or solid kapamilya fans at maging ilan sa mga personalidad, artista, maging ang kaibigan niya pa nga at katrabaho sa kapamilya network ang nagbuhos ng kanilang reaksyon at komento sa social media. Karaniwan dito ay disappointed. Paano raw na atim ng TV host actress na ipakilala ng buong taginting ang ilan sa mga kandidato ng Unity Team na naging dahilan ng pagkawala nito ng prangkisa? Gaya nga ni Congressman Rodan de Marcoleta na kinalauna naman ay nagbitaw din sa kanyang pagtakbo bilang senador. Naungkat din ang saysaya ng ABS-CBN na nakaranas ng unang shutdown sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na ama ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noon. Ang siste, sa social media lamang daw nagbitiw si Toni, bagay na mababasa sa kanyang Instagram post noong Pebrero 9. Aniya, "It has been my greatest honor to host Pbbm for 16 years. Yan ang say ni Toni. "From witnessing all my co-hosts transition from housemate to Pbbm host are just some of the best moments in my life. Sa bahay ni Kuya. Today, I'm stepping down as your main host. I know Bianca and the rest of the hosts will continue the Pbbm legacy. It has been my privilege to greet you all with Hello Philippines and Hello World for the last 16 years. I will forever cherish the memories, big nights, and moments in my heart. Thank you, Kuya, for everything. This is your angel, now signing off." Bukod sa kanyang mensahe, kalakip din nito ang kanyang litrato habang nasa entablado ng Pbbm. At kaagad namang nagkomento rito ang dati niyang co-host na si Mariel Rodriguez Padilla, ang misis ni senatorial aspirant Robin Padilla, at sinambit niya ang sikat na linyang welcome to the outside world na sinasabi ng mga host sa mga nai-evict na Pbbm housemate tuwing eviction night. Well, sino nga ba ang mag-expect at mag-aakala na ang mga sinasabi nila sa Pbbm ay gagamitin nila sa isa't isa? "I love you, Toni. You are a friend and a sister forever. Welcome to the outside world," say ni Mariel. Pati ang magsisilbing main host at pinagbili na ni Toni na si Bianca Gonzalez ay nag-iwan din ng makabagdang daming mensahe para sa kanya. Si Bianca ay isang kakamping o taga-suporta ni Vice President Lenny Robredo. "Nobody can ever take your place and do it like you." Yan ang naging say naman ni Bianca. At tumugon din kaagad dito si Mariel. "I am super Bianca. Friendship goes beyond work, beyond religion, beyond politics, beyond it all. Go make us proud, B. You got this. We believe in you." Sina Toni, Bianca at Mariel ang tiniguro ang Kuya's Angels. Nabanggit din ni Direk Loren Jogi na ang Pbbm ay si Toni at si Toni ay ang Pbbm. Hindi umano mapaghihiwalay ang dalawa. Masasabing mahal naman ni Toni ang Pbbm dahil sinabihan niya ang audience sa ginanap na World Expo 2020 sa Dubai, United Arab Emirates noong Marso 3, 2022 na patuloy itong susuportahan at panunoorin kahit wala na siya roon bilang main host. "Sana kahit wala na ako sa Pbbm, sana mapanood pa rin kayo or manood pa rin kayo ng Pinoy Big Brother. Mahalin pa rin natin si Kuya at ang kanyang mga housemate." Yan pa ang naging pahayag nitong si Toni. Going back kay Toni, matunog din ang balibalitang magkakaroon siya ng posisyon sa bagong TV network ni dating Senador Manny Villar kasama si Wawawin host Willie Revillame. Subalit wala pang malinaw na detalye o kumpirmasyon tungkol dito. Papalitan na rin daw ang pangalan nito na ABS. Sa ngayon, mapapanood si Toni sa kanyang award-winning talk show vlog na Toni Talks kung saan una siyang na-cancel dahil sa sagawa ng parayam kay Pbbm.
Sa kasalukuyan, wala pa umanong offer ang ABS-CBN kay Toni. Tanong ng bayan, makatulong kaya siya sa muling pagbabalik ng prangkisa nito, lalo't kamakailan lamang ay usap-usapan nga ang pagbisita din mano ng CEO ng ABS-CBN na si Katigbak o Carlo Katigbak. Kaya naman marami ang nagtatanong, ito kaya ay nakiusap kay Pbbm na bigyan na sila ng prangkisa, magbabayad na kaya ng paunti-unti ang ABS-CBN kahit papano sa nasabing di umano ay tax kung kaya't ang kanilang prangkisa ay hindi na i-renew or hindi binigyan ng chance na ma-renew. Ang tanong, makakabalik kaya ang ABS-CBN matapos nga ang napapabalitang pagpunta at pagbisita ni ABS-CBN CEO Carlo Katigbak sa bagong uupong Pangulo ng Bansa? Well, kung sakaling makakabalik, sigurado din naman marami ang magiging masayang mga kapamilya fans dahil kung talaga namang iisipin nyo, iba talaga kung may ABS-CBN. Well, sana nga magkasundo na at isipin na lang kung ano ang ikagaganda at ikabubuti ng bansa. Yan ang ating Showbiz Now update. Images are all credit to the rightful owners and thank you for watching Showbiz Now.